kasi guys ang defective nito ito. Itong contactor na yan. Defective na siya dito. Ang gagawin natin itong auxiliary contact niya, lilipat natin dito guys sa kabila para mag-contact siya. Kasi hindi na siya bumabaon itong contactor na yan, hindi na siya bumabaon. Tapos hindi na yan madiinan itong auxiliary contact. Ayan guys, ipapalit natin yan dito sa kabila para magkaroon ng supply yung coil nitong dalawang contactor para sa fan motor, para sa condenser fan motor. Kasi guys, pag hindi gumana yung dalawang fan motor condenser, mag-overheat yung compressor yun sa loob. Ito guys ang auxiliary contact. Kakabit natin to siya dito sa kabila. Dati dito nakakabit sa kabila dito. May problema na yung terminal nito, yung contactor nito. Defective na kung ano sa tagilid na hindi na siya masyadong dumidiin. Kakabit natin siya dito. May tainga yan niya guys, may tainga dyan. May kabitan siya dyan. Ayan. Ikabit na natin itong dalawang wire, dudugtungan natin yung isa.
kasi itong contact na yan guys, ito nagsusupply dito sa dalawang contactor na yan. Ayan guys, nailipat ko na siya. Yung auxiliary niya, andito na. Dati dito sa kabila. Dalawang option nito guys, kung hindi baliktarin nyo ito. Baliktarin nyo yung contactor. Kung ay, mas madali ito na lang yung ilipat nyo, auxiliary contact. Kasi dito guys, defective na siya. Hindi na siya masyadong dumidiin, kaya nawawalan ng supply itong dalawang contactor na yan. Antayin lang natin guys. Gumana. Ang guys, maraming salamat. Kung bago ka lang guys, mapadaan sa aking channel, baka pwedeng paki-subscribe at paki-click mo rin ang bell button. Antayin lang natin guys. Kung gagana ba ang itong dalawang contactor na yan. Ito guys, nagda-drive sa dalawang fan motor. Ayan. Yung dalawang contactor na yan. Antayin lang natin kaunti. Buwan ko na lang guys yung isang wire kasi maiksi ito, maiksi yan, dinagtungan ko na lang. Sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pag-click mo rin ang bell button.